guys, so may nagre-request si Miss Danica, ang ating mahal na subscriber, no. Miss Danica, ito ang request mo. So, kung may scenario daw, ang scenario ganito. Sinugod ka sa loob ng bahay mo. Ano ba ang mga posibleng mangyari? Sinugod, ah. So, ito i-consider natin na ang sinugod ay yung may bahay ay hindi siya initiator o walang paghahamon. In short, sa salitang kanto, hindi mo naman siya hinahamon. At sinugod ka lang na wala kang idea kung bakit, no? So, sa usapang criminal liability, no? Kapag ang isang tao ay sinugod sa loob ng kanyang bahay na wala namang kasalanan, at lalong-lalo na ang sumugod ay isa lang civilian din, pareho lang kayo. So, ngayon, dito i-a-apply yung tinatawag na self-defense. So, maraming klase ang self-defense. So, kung ganitong senaryo, so sinugod ka sa loob ng bahay mo, ang posibleng mangyari dito, kung nasugatan, no? Kung merong nasugatan o nasaktan mo man yung sumugod sa iyo, ay pwede kang mag defense na self defense. So or kaya trespass to duel. So criminal liability po 'yon pag napatunayan, ay isa pong krimen ang trespass to duel. So marami ring klase ang trespassing, no? Dito ang yung papasok dito, trespass to duel. Ibig sabihin sa loob ng bahay. Bahay 'yun. Duel. Ang definition sa batas ng bahay ay ano, yung isang komportableng lugar na kung saan ang isang private citizen o either isang tao ay pahingahan. So wala hong sinasabi dito sa definition na bahay kung bato man 'yan o kubo, basta bahay na komportable ang isang taong nagpapahinga. Okay? So ngayon, ang scenario ganito. Nasaktan or nabugbog ang sumugod. So ano ba ang pwede nating idepensa dito bilang may bahay? So siguro immediately or after the crime mangyari yung scenario, dapat inire-report sa barangay or sa pulis para sa kaukulang charges kung nasaktan man siya. So kung nasaktan siya, kung nagpa-medical yung suspect, ano niya yon? Depensa niya yon. It's a matter of defense. So doon makikita yung scenario, circumstances. Pag dugtong-dugtongin naman yan. Ay, halimbawa, hindi naman pwersa, kumbaga sa ano, tama lang naman yung in-apply mong self-defense sa kanya at hindi mo naman talaga sinasadya at talagang self-defense naman talaga ang ginawa mo. Nagkataon nga lang na nadisgrasya siya o nasugatan siya. So, I think sa ganitong scenario, fault nila yon. Kasi sila na ang sumugod. Dumipinsa ka lang. Okay? Ngayon, paano naman kung ikaw pa mismo ang gustong idemanda? Ikaw na nga yung sinugod, yung may bahay na nga yung sinugod. Sila pa ang gustong, ikaw pa ang idedemanda. So, parang hindi maganda yon, no? Kasi ikaw na yung sumugod. So, kung sila ang nagdemanda kasi sila ang nasaktan, so dito ka magdidepensa. So, dapat kasi niyan, immediately after matapos yung insidente, I mean, na report sa barangay. What if nga kung hindi na report sa barangay, no? So nasugatan ngayon yung nagkaroon ng injury, yung nagsugod. So ngayon, sila pa ngayon ang gustong magdemanda. So parang hindi maganda, no? Ikaw na yung sinugod, yung may bahay na ang sinugod, siya pa yung dinidemanda. So ano yung gagawin natin? So depend tayo ngayon ang magdidepensa kung kayo ay dinidemanda yung may bahay. So i-establish nyo yung scenario, siyempre magsalaysay kayo doon sa
pulis o kaya doon sa hindi na yan sa pulis, magkakaroon na yan ng kasi magiging regular filing yan. Antayin nyo yung summon, antayin nyo yung subpoena kung mayroon man, kung mayroon man darating. So, doon nyo itsalaysay yung pangyayari. Mas maganda kung mayroon ka pang witness, at mas maganda uli kung mayroon ka rin katibayan na wersahang siyang pumasok. Mas maganda kung wala naman dahilan, wala ka naman atraso sa kanya, bakit ka sinusugod, diba? Normally kasi ang sinusugod sa bahay siguro may atraso yan, no? Siguro nagkataon lang na hindi na, kung may atraso ka man, hindi man dapat yun sugurin sa isang sa bahay, mali na yon. So hindi papasok yun doon, may criminal liability na talaga yung pumasok sa bahay, at lalong lalo na hindi naman siya authorized. Ganun po. So punta na tayo doon sa kaso-kaso, no? For example, nag-complain siya sa barangay. So yung barangay naman unsatisfactory, hindi kayo napag-ayos. So aakit ngayon yan sa piskal. So ngayon sa parts ng may bahay, so ngayon kung self-defense yung nangyari, so antayin nyo na lang yung subpoena para or invitation para magpaliwanag, magtawag na tinatawag na counter affidavit, para kung sakali hindi mabuo yung kaso. Kasi titingnan naman yan ng piskal kung ano talaga ang nangyari. Hindi po porque may tama yung nagko-complain ay dehado na. Eh kung kasalanan niya naman talaga at hindi naman sinasadya yung kanyang pagkakasugat or pagkaka-injury. So I hope naman na papasok yan sa defense, self-defense. Okay? At pagkatapos nun, so mali-dismiss na yung kaso. Huwag kayong magpanipaniwala sa may kaso. Sabi-sabihin lang, oh may kaso ka na, wanted ka na ngayon. So ngayon, kung talagang gusto nyong malaman, kung talagang kayong may kaso, abay, i-double check nyo doon sa fiscal. I-check nyo doon sa court. Yun lang, doon lang malalaman kung talagang may kaso kayo. For example, in period of certain time, wala talaga kayong natanggap na subpoena. So hindi ho lahat, hindi ho exempted dyan, porque wala ho kayong na tanggap na subpoena ay wala nang kaso. So posibleng magkaroon pa rin, kasi baka mamaya niligaw lang yung subpoena, no? Minsan strategy yan ng ibang mga complainant. Hindi talaga nila ina-address na tunay ang subpoena. Inililigaw ba para mawala ng idea or ma-overlook ng kino-complain at magkaroon ng arrest. Ayun po yun. Yan po ang katotohanan. Kaya para sure, i-double check nyo doon sa court na nakasakop sa inyo kung meron kayong pagkakataon kung may kaso ba talaga o wala. Ayun po yung proper na pag-check. O paano mag-check? Abay, siyempre, puntahan nyo doon sa court. O kaya sa ngayon, contactless, kunin nyo yung contact number nila, i-email nyo o tawagan nyo, i-verify nyo yung pangalan nyo kung talagang mayroong kaso. Ganun lang po yun. So maraming salamat, no? Miss Danica, sana nabigyan kita ng kaunting linaw sa inyong mga senaryong sinasapit ngayon. Thank you for watching, at muli pong nagsasabi, no? Hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa, andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video.